Mariin pong tinututulan ng Bayan Muna ang panibagong pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. Inuulit lamang ni Pangulong Duterte ang malagim at maling solusyong militar ng diktador na si Marcos. Sa ilalim ng batas militar, lalong lumaganap at lumakas ang CPP-NPA, lalong dumami ang mga rebelding Moro. Bakit? Dahil ang pagpapataw at ang paghaharing militar ay malinaw na deklarasyon ng gobyerno na wala nang puwang ang anumang anyo ng social dissent, ng legal na protesta at paglaban. Ang hinaing ng bayan, salip na pakinggan, susupilin, tatakutin ang lahat. Sa katunayan, Ginoong Speaker, martial law ang number one na recruiter ng NPA. Hindi solusyon ang batas militar sa ugat ng armadong sigalutan. Umaabante na po ang usapang pangkapayapaan ng gobyerno at ng NDF. Sa katunayan, mayroon nang nabubuong kasunduan para sa libreng pamamahagi at reforma sa lupa at industrialisasyon sa bansa. Ngunit nagulantang tayo nang matapos makausap ni US President Trump, tinerminate ni Presidente Duterte ang peace talks at dineklarang terorista ang NPA kahit hindi naman ang revolusyonaryong CPP-NPA katulad ng ginawa ng US. Ngayon, ang pinapalawig na batas militar sa buong Mindanao, idinagdag na punterya ang CPP-NPA at pagbibintangang di umano, cuddlers, supporters at financiers. Ginoong Speaker, bilang panghuling mga pagsalita po, tatapusin ko na lang po ito. Usapang pangkapayapaan, hindi po batas militar ang dapat ituloy at kailangan ng Mindanao. Huwag po tayong paggamit sa kahibangan at kahayupan ng batas militar at pasistang diktadura. Demokrasya, hindi diktadura. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Maraming pong salamat, Majority Leader.